Okay, yo. So bago ma-achieve yan, syempre hanap muna kayo ng luya, no, na ibabaw natin sa lupa. So ito na yung ating pinakaluya natin, no, example, no. Ito ay yung ano to, ito yung mga tipong hindi nyo kailangang ibaon ng malalim yung luya, no. Ganyan lang ho kababaw. Yan. Yan yung para sa mga luyang dilaw. At saka napansin nyo dito, yun yung mga malalaking puno, nasa malilim siya na lugar yung babaunan natin. Pero ho to, katabi nito yung mga basura. So bago matunaw yung mga basura, dito yan sa hindi tunaw na ho yung mga basura dyan. So ito yung isa kong ginger bed ang tawag ko dito. So nandirito yung iba kong mga luya, guys, no. Ito, ito na siya after mga ilang weeks na ba to? Mga ilang weeks na rin ho to, eh. Ito na siya. Tumubo na tong luya kong iba, oh. Ito siya, oh. Yung luyang dilaw. Ayun siya, guys. Pag tumutubo siya, ayan na yung mga duminang kabayo, no? Yung panipataba, inalagay ko lang sa ibabaw. Yung iba doon, tignan natin sa gilid. Ayan. So, ang ginagawa ko, guys, para hindi magtubuan yung ibang damo, ito, nilalagyan ko ng mga damo na yung grass clippings, ang ikangan tawag, no? Ito yung mga grass clippings natin, guys. So ito, ito ay hindi tuluyang dilaw. Ito yung natural lang na luya, no? So ito yung meron talaga nagkakat ng grass. Ito na siya, guys, oh, bagong tubo. Yan, mga ilang weeks lang to. Mga siguro 2 weeks, tutubo na siya. So ito naman is, ito yung dati kong luya na kinlip ko lang, tapos itinanim ko. Pero ang maganda sa luyang to, tingnan nyo, guys, oh. Pwede nyo siyang gawing ornamental plants kasi namumulaklak siya. Ngayon lang ako nakakita ng luyang dilaw na may bulaklak, in fairness. May luya ka na, may bulaklak ka pa. So, ito yung benefits niya, no? So, ito eh, hindi mo kailangang lagay sa malaking lugar. Ngayon, kung wala ka naman lupa, like I said, dito sa lugar ko, kinakalkal ko na mabuti yung ilalim, no? Bago talagang binabawon ko ng maraming basura para magkaroon ng nutrient yung buhangin ko. Kasi buhangin ho ang lupa dito, ayun, no? Ito ay product na ng compost, ng mga basurang na bulok. So ito siya, huwag niyong idikit yung mga basurang nabubulok kasi may tendency na mabulok din yung ilalim ng root crop. Kung dito yung iba niyong compost, dito yung mga taniman niyo. Katulad nito, ito yung una kong tinanim, no. Nandiyan yung mga basurang nabubulok. Yan, oh, kita niyo naman yung mga karton. Tatambakan ko ulit ng bagong karton yan. Nandito na iba kong mga karton dito. Tapos ganon din, eh, tatambakan natin ng konting buhangin. Ganon ang naging process ko, guys, dyan sa lupa na yan, no? So ito naman, ito na yung luyang dilaw ko. Mga ilang months na ba to? Siguro 2 months. 2 months na to siya, guys. Ito siya, oh. Ito na yung luyang dilaw for 2 months. Mataba siya kasi marami ring pataba. Ayan, katulad niya, no? Marami din talaga akong patabang nilalagay. Kaya mataba siya kasi meron akong kaibigan dito, meron silang rancho, may mga kabayo. So nakita nyo to, guys, no? Pag tumutubo na siya na bagong tubong ganito, ito, binabawasan ko ng dahon, ayan. Bawasan nyo ng dahon ito, kisiin nyo yung dahon niya. Binabawasan ko, ang bango ng dahon niya. In fairness, ang sarap amuyin, grabe, nakaka-relax yung dahon ng luya. Ang super herby yung dating ng dahon. So yan ang ginagawa ko, nakita nyo to, guys, oh, may bawas yung dahon niya. Kasi pag pinitrim niyo yung dahon niya, mas mabilis siyang lumaki. So, ganyan na siya kalaki. Naabutan pa niya yung laki ng saging. Yung saging ko, tsaka yan, sabay ko lang tinanim. Pero yung saging ko, ang bagal lumaki. Ito, yung luyang dilaw, magkamukha sila ng saging. Pero, nasa timba naman to, guys. Kasi, nasa timba to dahil dyan ko binabaon yung ulo ng mga isda tsaka hasang. Para hindi makalkal ng mga ano. Sa ilalim niyan, pag binuhat niyo yan, dyan ko nilalagay yung mga isda. At the same time, katabi niya yung sili para hindi magka yung insect, yung mga insekto, ayaw nila ng luya. Kaya tinabi ko dyan sa sili para yung sili ko, hindi insekto, eh, no? At yung gabi, hindi rin yan, hindi rin to ini-insekto, katabi niya yung mga luya, ganyan. So ito yung bed ko na hindi masyadong maaraw, kaya yung sili ko hindi masyadong lumalaki kasi hindi maaraw. Pero sa luya, the best siya sa luya. Tingnan yung luya. Aleluya. Yan. Oh, aleluya. Mabilis ang luya lumaki. Pag yung shady part, hindi masyadong maaraw. Okay, punta tayo dito, no. So nakita nyo to, yung iba kong taniman ng mga kamote.
kung napanood yung una yung video na nagbaon ako ng ulo ng tuna. So ito naman yung ano, isa ko ring mga luya. Ito, masyadong hindi na naarawan dito dahil nga nasa likod ka talaga ng bakod. Medyo konti lang yung araw niyang nadadama dito. Pero at the same time, maligaya pa rin siyang tumutubo, no? Maligaya pa rin siya. Pero kumpara mo naman dun sa isa, mas malaki pa rin yung isang luya. Kasi yun, mas medyo mas maraming araw siyang nadadama doon. Malilim siya, pero mas matagal yung araw. Dito kasi, konti lang yung araw na nakukuha niya dito dahil may mga bakod, may ibang mga halaman, ganun. Unlike doon, talagang maaraw pa rin. So yung luya ko doon, medyo malaki kumpara mo dito. Ito yung mabagal lumaki. Kasi konti lang yung araw niya. Pero kung ililipat ko siya doon, malamang lumaki din siya. So, ito is for turmeric. Nag-a-apply din to sa ibang klase ng luya. Tinignan ko ito sa mga ibang farmers. Gusto talaga ng mga gantong luya. Yung hindi malilim. Yung maano lang. Ganto lang klaseng style. Hindi masyadong maaraw. Bas lumalaki siya ng mabilis. Okay, so kung may luya ka, may malunggay ka, di pwede ka na magtinola. Okay. Thank you, guys.